Tenemos el GitHub. Vale, no se nos bota Linux en la simula. Es un website. Create muna tayo na repository. Name it calculator. Yun na lang. Description, kahit wag na muna. Na lang, test project na lang pala. License, wag na rin. Tsaka na. Yun na lang muna. Sige, ligyan pala natin para ma- push natin mamaya. Environmental license. Ito part na to, kahit naman ako naman gumawa nito dahil isa lang naman yung project na pagtutulong-tulungan natin. Ayan. So, gumawa ako ng repository dun sa website. Mag-o-open niya din ako. Teka, git. Wait. Ano ba itong automatic? Ah, okay. Hindi siya nalag-out pala. Parang... Ay, hindi niya nalag-out. Naka-open na sa job. Okay, sige. Parang kuno ang extensions ko. Ano pa mga extensions? Putol dito sa meet yung ano. Ayan. Sorry. Ay, yung mga ano. Ay, yung dami. Gamit lahat eh. Good go now.
create na tayo ng repository na ito. Copy lang natin yung link para mamaya. So ngayon, need mong gumawa nung folder na to. Nakaparehas ang name ay yung nasa sa remote repository natin na to. Calculator din. Hindi ang laman na iyan. Lasin ko muna tong git na to. Mamaya yan. Delete ko rin to. Yan. Open natin yung folder na yan dito sa loob. Open. Select folder. Don't save. Ayan, nasa loob na. So, first, sana tayo sa terminal. First is initialization. Sana natin. Or yung email muna pala. Na ano muna yung email mo? Tsaka username. Nag-ano? Yung sa nag-verify? Hindi. Yung sa... Iba pa yun? Saan yun? Meron. Ipunin ko na lang yung mga codes. Nailito kasi ako sa mga features. Everything. Tapos lang tayo sa kagamitin. Dami kasi. Siguro na rin natin yung iba. Saan ko sa... Dito sa meeting. So, username. Tsaka user email. Nilagyan mo lang ng username ko sa GitHub. Ano yung ma-access ko? Yung itong nasa remote repository sa internet. Ma-access mo yan. Dun sa command line. Command line? Hanapin ko lang yung... para tanggapin ng GitHub yung ipo-push natin. Ilalanan yung rule. Tsaka sa record. Sa pagre-record ng mga nagpo-push. Email config. The user. Username. Yung gagamitin ng GitHub para time stamping siguro yata yun. Sa pagre-record ng mga nabago. Nalihan natin. Dito sa command line. Sleep config. Global username, email. Tapos ang config, global username. Ayan. Tapos sa first i-initialize natin ang folder na calculator. Parang gagawin natin GitHub folder yung lalabas yung ano eh, yung files na magre-record dun sa mga ano natin. Nag-iisa pa lang tong yung pinaka-code pa lang natin ng meron.
Dahil natin yun ang git in git init git initialization git initialize na. So lalabas na yung dot git sa loob ng folder. Na-record niya na lahat ng ano natin. Pwede niya. Gagawin na lahat ng code sa loob. Folder. Tapos next ay kailangan natin mag-add ng determinant. Origin o yung pagmumulan ng code at pag pupushan ng mga changes, yung parang pinaka mother o main code natin na kailangan link dito. Kailangan dito yung link. Next ay bago maglalagay or mag-edit ng codes sa bawat gagawin natin, kailangan muna natin git pull. Parang kukunin muna natin yung mga nabago ng ibang user dun sa mother code, sa main code, bago tayo mag-edit para on updated. Hindi magkakaroon ng ano, walang maiiwan na code sa remote repo. Iisa ang code natin, mas madali ang pagkasama-sama ng bawat changes. So git pull origin must, dahil ang origin natin na ito, unang ko lang yun. Ito, main pala. Origin main ang ilagay natin. Kasi main yung nakalagay. Nag-default branch. Parang nung senior high, nakapag-ano na kami yan. Yung yan, yung calculator na yun. Sabi ko natanda, yung ano, mga pag-i-initialize. Ano naman ito sa bit. Para mag-push lang natin yung sa loob. Iba pa yung some branches natin. Ayan. So yan, git pull origin main. Tagal mo na lang. Ayan. Ayan, lumabas mo yung license. So yung pala yung narito license. Rest na sila ng ano, ng laman. May license na, pero wala pa to, syempre hindi pa natin ito napupush eh. Ngayon pa lang. Di bale, next ay git add. Git add. Ito, pwedeng tooldoc, pwedeng file name, specific file name ang gustong i-add, pero sa ngayon, itooldoc na lang natin yun. Para, pero hindi naman. Add. Tapos, yung add na yon, parang i-add natin to dun sa folder na .git. I-add nito. Hindi ko lalo kung saan papasok yun. After na... Dun ka lang sa online mismo. Alin? Nagaganyan. Online. Eh, sa online. I mean, saan niya yung use ng isa ng software mismo? Pwede dun sa ano? Sa git bash GUI. Dito pa lang din naaaral. Sa rin ako dito sa VS. Saka mas, ano? Madali. Mas madali. Oo. Kaysa dito. So,
git add, turn niya nasa loob na ng folder yung changes natin. I-commit naman natin para ma-stage siya sa mga i-commit or ipo-push sa main code na sa ano na main code sa website dun sa main repository as a remote. So git commit negative -m quotation mark na yan. Tapos added kahit ano dito. Okay lang. Parang pinaka title ng anong changes natin. Added a calculator. Ayun. One file okay. Parang ano eh, parang syntax ng yung sa database. Mm-mm. Parang ganun din. Tapos yun. Ganun din kasi yung mga text. Pero isa lang yung gagamitin. I mean, yung pang-attend. Nalang. Yung sa final project. Paano isa? Na repository sa main? Oo. Isa lang. Okay. Parang yung link lang. Ang, ano? Na accessible ng ano, lahat. Oo, accessible. Tapos, git push. Pupush na natin yung changes sa remote. Origin master. Tinanggap na. Ayan, yung branch master. Check natin yung nasa website. Ah, sa master tayo nag-push. So, may new branch tayo. Ayun, na 2 branches. Main at master. Try natin mag-push sa main. Git push origin main. Yung origin na to, ito yung link nito. Tapos yung main ay yung branch. Pwede tayong mag new branch kung gusto natin. Pero mas okay itong main na. Pag for ano lang. For educational purposes. Pero pag ano na tayo, collaboration na. Sa branch tayo. Bago tayo mag push sa main. Parang i-check ko muna pala yung mga changes bago ko ipagsamahin. So, try natin. Mm. Sa git push origin main. Push some refs. Hindi ko magtanggapin yun. Git push origin. Origin main. Ano di update na git pull. Try natin ulit mag git pupush natin. Git pull push pala origin main. Hindi ulit niya tanggap sa main. Compare and pull requests. Create pull requests. Yeah, parang ito yung gagawin ko pag may nag-ano kayo, nag-send kayo ng ganun, nag-push. Merge pull requests. Merge ko na yung mga changes. Confirm. Ayan. So, naging isa na lang yung branch. Our next, ayun, ada na din ah. Sa main natin. Press lang sila mga. Ayan. Kaya ako nagtanong pala yung Dr. Ugedro. Kaya ako nagsulta na yung Dr. Sanya. Updated. Master. Oh, delete ko na to. Yan.
Main na lang ang pinakalam natin. Ayun, nasa loob na. Parang ilalagay nyo lang yung, ano, branch. Or pwede kayo mag-create ng gusto nyong branch. Dito sa command line. Pag may changes kayo. Tapos tsaka ako, che-check. Ipupull ko muna or i-download ko yung changes sa PC ko. Tapos i-run ko. Para ma-check natin yung gawa ng isa't isa. Parang isang pula pa lang. Parang na-ano ako eh. Ilang error to, hindi ko lang sure kung anong nangyari. Error is just spec main does not match any. Pero parehas na yung laman niya kanina, yung dalawang branch. Natin create na isang branch. Tapos gawin natin must yung default. Branch natin yung master. So, mag-edit yung settings na ata. Hanapin ko yun. Branches. Kaya natin. Main master. Touch first muna. Default muna natin. Origin master. Ayan. Tapos keep. Tapos ipo push natin. Basta una lagi ang pull. Kukuha muna tayo bago ibibigay. Or mag-send ng bago changes. Ayan. Tinanggap na everything as up to date.